guys, ito yung aking road bike, no? Ito yung aking Merida Reacto 300. So, tara, i-bike check natin. So dahil sobrang tanga ko guys no, nakaligtaan ko na naka-off pala yung mic dito sa video recording na to. So tamang dub muna tayo no. So umpisa natin sa aking frame set. Ito ang aking frame set ay Reacto Lite Frame which is made of lightweight 6066 triple batted and hydroform aluminum with NACA fastback, aerodynamic tube profiles and smooth welding, internal cable routing and integrated seat clamp, tapered head tube and full carbon fork for precise handling. Meron na din itong dalawang battle cage mount, yung isa nasa seat tube, yung isa nasa down tube. Unlike sa mga climbing frameset guys, itong frameset na to ay aerodynamic, kaya asahan nyo yung more aggressive body position. So isunod naman natin ang aking group set. Ang group set ng bike na to guys is straight Shimano Tiagra 4700, yung latest, except the calipers. Yung calipers kasi guys is integrated yung calipers niya dun sa may ilalim. Kung mapapansin nyo, yung calipers niya wala dun sa bandang likod na gulong kasi andun yun sa bandang ilalim. Umpisahan natin sa aking STI guys. Yung STI nito is Tiagra 4700. Pag sinabing STI, integrated na yung brake tsaka shifting. Itong latest ng Tiagra guys is 2x10 speed and internal cabling na din siya. So kung mapapansin nyo guys, itong aking brake lever ay meron siyang balot na carbon sticker. Ayan, kung makikita nyo, no? Binalutan ko yan kasi medyo may gasgas na. So kung makikita nyo, nung binalutan ko is very presentable na. So pumunta naman tayo sa aking crankset. Itong aking crankset guys ay Shimano Tiagra din na latest for 700, no? Itong crankset na to ay mayroong 50-34 teeth. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin 50 teeth tong malaking plato and then 34 teeth naman yung maliit. So itong chain naman natin guys, ito ay Shimano 10 speed, not sure kung Tiagra pero Shimano din yung brand. Pumunta naman tayo guys sa aking front derailleur or mas kilala sa tawag na FD. Ito ay Shimano Tiagra 4700. Yung function nito, ito ay naglilipat ng chain mula dito sa malaking plato papunta sa maliit, vice versa. Naman tayo ngayon sa aking RD. Ang aking RD ay Shimano Tiagra na 10 speed din. So itong rear derailleur guys, no, ito yung naglilipat ng chain natin sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Ayan. Lugs naman ay 12x32 teeth ito. Ibig sabihin 12 teeth tong maliit, 32 teeth tong malaki. Ayan. Sa aking cockpit set ay full carbon seat post paired with classic saddle. Ayan, may butas dito. Ayan. And then yung aking handlebar ay yung aking drop bar ay Merida Comp SL na size 38. Ayan, ito yung drop bar natin, yung bar tape niya. Ito yung stock na bar tape, no? Yung ating stem naman, ito yung ITM Alcor na 90mm yung haba. Ayan. Then FSA yung ating headset. Naka Jaguar and cables na din tayo. Ayan. Kayo guys, kung asan yung brake caliper sa likod, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So first, dito muna tayo sa harap. Yung aking front caliper brake ay yung Merida Comp SL na brake caliper. Ayan. So puntahan naman natin yung kanyang rear brake caliper. So ayan, so kung makikita nyo, dito siya sa baba. Ayan, yung Tektro. Medyo madumi siya guys, kasi hindi ko pa nalilinisan. Dumihin talaga kasi yan guys, kasi nasa baba yung kanyang brake calipers. Ayan, Tektro. So last but not the least, itong ating pedal, ito ay Mountain Peak na, alam ko ball bearing lang to eh, pero maganda naman yung kanyang ikot. Ayan, yung bali ko lang dito is 450. Ayan. Siyempre yung ating speedo na dati pa natin ginagamit. Ayan, yung Lazada. Ayan. Ito yung kanyang sensor. Ayan. So yun lang naman yung ating quick bike check dito sa aking Merida
React to 300. Kung nagtataka kayo kung bakit ko siya binabike check, ano, wala lang para malaman nyo kung anong ginagamit kong bike ngayon. Ayan. Thank you.